So ayun mga boys, good morning and magandang araw sa inyong lahat. So ngayon is magpapalit tayo ng fuel filter ng Honda Click 125 version 2, 48,000 kilometers. So ito yung unang gagawin nyo, linisin nyo muna yung side nung kanyang fuel pump. And then, tanggalin nyo yung socket ng ating fuel pump. Tapos, magana tayo, erigundo na ng erigundo, e-revolution ng e-revolution para mawala yung pressure dito sa ating fuel feed hose. So, start natin. Tapos, erigundo. Yan ang unang gagawin para mawala yung pressure. So after nating ma-release yung pressure dito sa ating fuel feed hose, so pwede nyo lang tanggalin yung ating clip. So iaangat nyo lang siya ng ganyan. Tapos hila. So dito mga kois, kailangan maingat kayo sa pagkakalas nyan kasi pwedeng mabasag to. Huwag nyo tutuunan ng masyadong malakas na tuon, tapos huwag nyo siya susungkitin ng flat screw. So ganyan lang, hila lang siya ng konti. So kung napansin nyo, nawala na yung gasolina na tumapon kasi yung pressure tinanggal na natin, ano? So after nyo matanggal ng fuel feed hose, tanggalin nyo na yung apat na nut ng ating guide sa fuel pump. So yung mga dubi ng pump, kailangan nilisin muna natin. Yung gilid niya, kailangan nilisin nyo. Para pag tinanggal nyo yung pump, hindi siya papasok dun sa loob ng tangke. And then after nyan, pwede nyo nang iangat yung ating fuel pump. So ito na mga guys, tanggal na natin yung ating fuel pump assembly. So pag madaming gasolina yung ating tangke, pwede nyo yung bawasan yan. Kasi pag tinanggal nyo agad yung fuel pump, tapos full tangke yung ano natin, tangke, matapon yan. Ano. So kailangan, kita nyo rin yung level. Pag aalis nung ano, nung lock nung pump, ito lang yan. Tagilid lang. Pwede nyo sasangkutin ng flat screw. Yan lang. So ito naman, iingatin nyo to, kasi baka maputol lalo pag yung bago. So pagkat mong papalitan nyo na, kahit maputol yung lock, okay lang, walang problema. No? So mas maganda, ingatan pa rin natin. So ganyan lang mga kuys. Sungkit lang ng lock. Okay? Tapos iangat nyo na yan. Mayroon siyang o-ring dito. So kailangan niyang bago din. Yan, tanggalin nyo lang. Tapos, ito na. Palitan natin siya ng bagong filter. And then mga boys, ito yung part number ng ating fuel filter. Version 2 na Honda Click. Magkaiba po siya ng version 3 mga boys. Hindi po siya pwede sa version 3. Pang version 2 lang po itong gantong code. Tapos, kailangan bago din po yung ating o-ring ng fuel pump. Kasi yung luma, hindi nyo na po may lalagay dito. So, yung o-ring, kailangan lang natin siyang lagyan ng pampadulas, pwedeng oil, or pwede rin grasa. Pag ilalagay nyo na dito. Tapos, kabit lang natin yung bagong fuel filter. And then, isa pa, mga guys, kailangan yung surface po nung nguso nung ating tangke na paglalagyan ng ating fuel pump. So, kailangan malinis po siya. No? Kung may kalawang, pwede nyo linisin, dihain nyo. Basta tiwasin nyo lang malaglag dun sa loob. Ano? Ito naman, okay pa, medyo malinis. Tapos, kabit tayo ng bagong o-ring. Pagkakabit ng o-ring, suot nyo lang dito. Ayan, ganyan lang kasimple. Oh. Tapos, lagyan nyo lang siya ng grasa or oil. So, dito, konti lang yung kadamihan. Sakto lang yung ano natin. Para pag, ano natin, pagpapalapat ito sa tangke, maganda yung pagkakalapat niya. And then mga guys, pag ikakabit nyo na yung ating filter, may o-ring siyang maliit sa ilalim ng fuel pump.
And then, ikabit na natin yung filter. I-align nyo lang yung lock. So, ilapat nyo lang siya ng ayos. Yan, lubog na lubog. And then, pihit. Yun, ganun lang kasimple. Ganun lang kasimple maglagay ng filter.